Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, para magbigay sa inyo ng pinaka-trending at talaga naman pong pinag-uusapan. Sino nga po ba ang nag-abang kagabi? Sino nga po ba ang talagang kumbaga tinapos itong bagong ambassador o Philippines ambassador, ano ba yan? Ambassador for the biggest English online teaching company worldwide, ah. Ito mga ka-Aldab, eh talaga naman pong pinag-uusapan po sa social media. Marami pong tao ang sobrang naiinggit, yung iba po masaya. Sabi ko po sa inyo mga ka-Aldab, pagdating po sa larangan ng showbiz, sa mga TV commercial, photoshoot, may mga tao pong masaya, may mga tao pong nalulungkot at dismayado. Yan, sila po yung tipong dapat ako yung nasa posisyon ni Main Paul Kerson, dapat ako yung gumagawa niyan. Ano nga po ba ang meron lang kay Mengay? Kung bakit napakaraming kumbaga achievement yung nakukuha niya, di po ba? Yung ambassador sa Biyahera, di po ba? At eto naman po mga ka-Aldab, kaya nga po hindi nyo masisisi mga ka-Aldab kung bakit may mga taong naninira po sa social media patungkol po kay Mengay. Kasi hindi po nila tanggap na tinatalo po sila ng isang tao na walang talent. Lahat sinabi niya na sa Itbulaga bago siya matanggap na ang tanging nagpapasaya o magagawa niya yung magpapangit. Tapos eto na mga ka-Aldab, real talk to mga ka-Aldab, sinasabi ko po sa inyo na talagang marami pa rin tao yung hindi tanggap si Main Mendoza sa industriya ng showbiz. Dahil mas naging popular siya, biruin nyo, tinalo niya pa yung mga 10 years, 15 years na sa artista na hindi man lang naging ambassador kahit kailan. Di po ba, real talk? Kaya nga po mga ka-Aldab, kapag ka pumapasok si Main Paul Kerson, eh nawawala na po sila ng gana. Kasi alam po nila na tatalunin na naman po sila. Di po ba? Wala po itong pinagkaiba kay Alden Richard na ambassador ng Lazada, ambassador ng whiskey. Kumbaga parang nakukuha niya na lahat yung kailangan niyang makuha. Samantalang si Mengay, eh hindi niya pa kailangan mag-umabot ng 10 years para gawin ng GMA Network para sa kanya. Si Alden po ngayon, talagang totally, todo po ang pagpopromote sa GMA. Pati nga po yung bagong USB nila, eh si Alden pa rin yung nagdadala. Yung mga kaganapan, panay po si Alden. Kaya nga po yung Alden Fanatics mga ka-Aldab, hindi na rin po natutuwa sa GMA Kapuso na parang sinasabi niya parang iisa na lang ang artista sa GMA Network, si Alden Richards na lang po bang laging nagtatrabaho. Real talk naman mga ka-Aldab, kaya nga po medyo hindi po maganda yung mga kumakalat ngayon sa social media patungkol po kay Main Paul Kerson. Nakakalungkot, pero sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataon po na sa punto na yan, eh hindi po natin alam kung sino po yung mga taong naninira kay Main Paul Kerson. Ulitin ko, may mga taong masaya para kay Mengay, may tao naman pong malungkot dahil hindi po nila na-achieve. Nakakatuwa po kasi ito po yung, kung napanood nyo mga ka-Aldab, sinabi ng host na which famous actress has the initial of MM. Doon pa lang panalo na tayo eh. Doon pa lang ramdam mo na yung initial na MM. Which famous actress? Di po ba? Nabibilang na nga po. Pero hindi po ito matatanggap ng mga bulag at bingi. Na kapag tinatawag natin famous si Main Mendoza, iniisip po kasi nila agad-agad na hindi dapat yan. Kumbaga ano nga po ba meron si Mengay? Bakit
lapitin ng mga ganyan. Well, dapat po alam nila yan dahil si Mengay eh talagang deserve naman po yung mga ganyang bagay. Hindi po ba? Ganon din naman po si Alden Richards. Speaking of Alden Richards, eto mga kaldab, nakakatuwa po yung video na kumakalat. Yung talagang nagbigay siya ng mamahaling regalo sa kanyang minamahal. At nung tatanungin, eh, secret na lang daw po, mga kaldab. Hindi niya sasabihin kung magkano yung presyo. Natudulas na nga po, di po ba? At ang update natin, mga kaldab, yung mga kaganapan ngayon. Kapag nag-post po si Mengay, real talk, mga kaldab, may gumagante. Nagpo-post din si Alden Richards. Kaya, alam nyo, na talagang may, kumbaga may palitan po pagdating kila Mengay at kay Tisoy na hindi po natin nakukuha sa iba, lalong-lalo na po kay Mr. Spotted. Yan po ba yung walang relasyon na kapag ka nag-post yung isa ay gaganti yung isa? Ipinapakita lang po kasi nila Mengay at Tisoy sa Aldab Nation na talagang buo pa rin po sila kahit ang daming issue. Doon pa lang po ramdam nyo na may talagang, well, common sense na lang po sa mga bulag at bingi. Di po ba? Yung mga tipong ayaw pong maniwala, eh, nire-respeto natin yan at ginagalang. Common sense na lang po. Uulitin ko for the record. Pag nag-post po si Mengay, gumaganti si Tisoy. Medyo sasabihin na natin, ang layo naman kasi Mr. Destiny. Yung post ni Mengay, pang photoshoot. Yung kay Alden, walang punto ko naman kasi mga kaaldab. Gumaganti po, di po ba? Yung nakaraan, walang update po sa dalawa. Walang po si Mengay, walang po si Alden. Tahimik lang po. Pero ngayon, mga kaaldab, nag-ingay po. Dahil lang nga po, may mga kumakalat na hindi maganda. Nagparamdam po sila. Yan po yung kagandaan sa Aldab Nation. Lalo na po, kila Mengay at Tisoy. Kapag ka alam nilang dehado at maraming taong nagpapakalat ng fake news na hindi naman po totoo, nagpo-post itong dalawa. Patunay lang po, mga kaaldab, na sinasabi nila o parang sinasabi nila sa post nila, mga kaaldab, na huwag po kayong maniniwala. Eto kami. Eto yung post ni Mengay. Eto naman yung post ko. Bahala na kayo anong man ang isipin ninyo. Di po ba? Yun lang po yung patunay na kumbaga kahit papano gumagalaw po yung dalawa. Hindi po nila hinahayaan na masaktan yung mga mamis, mga senior. Kasi alam po nila na hanggang ngayon ay kumakapit pa lang. Hindi lang po kapit, kumbaga yakap. Di po ba? Dahil sa dami nga po talaga ng naiinggit ngayon sa mag-asawa. Na kung saan mga kaldab ay bumabaha pa rin po ng blessing. Nakakaiba sa mga ibang artista na hanggang ngayon naghihintay sa GMA na mabigyan sila ng bagong project. Hindi po ba? Kaya nga po marami tao ang nagtataka, ano nga po ba meron ang main Paul Kerson at Alden Mendoza na kahit ganitong pandemic ay bumabaha ng maraming TV commercial, photoshoot at siyempre isang teleserye na talaga naman pong gagawa na naman ng issue. Well, manhid na po kami o inyum na po kami kung sakasakaling magkaroon na naman po ng interview at sabihin na naman po ni Alden na single siya, wala na pong magbabago. Kumbaga, kahit ano pong gawin ng o kahit po anong pa-interview kay Alden Richards, alam na natin pong scripted kasi mauhuli mo na sa mga salita niya pag mabilis. Binabasa niya lang o talagang sa ulo niya na, hindi po katulad ng iba kapag ka in-interview at alam niya hindi siya scripted, ang tagal bago sumagot, di po ba? Iniisip niya muna bago siya magsalita. Well, hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas, sa mga tao pong nagmamahal kina Main Paul Kerson at Alden Mendoza. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo
kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.